Formal nang ipinadala ng liderato ng Kamara sa opisina ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. ang sulat hinggil sa desisyon ng mababang kapulungan ng Kongreso patungkol sa pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, natanggap na ang nasabing sulat nitong Huwebes sa opisina ni Teves. Makikita sa kanilang liham ang tatak na nagsasaad na natanggap na ng opisina ng nasibak na mambabatas. We have just released the letter, no? Addressed to our, ano, we call him now Mr., no? Mr. Arnolfo Teves Jr. Mm-hmm. Pinareceive na namin sa office niya, informing him, no? Through the office about the decision of the plenary by a vote of 265-0 that he has been expelled, no? As a member of the House of Representatives. Dagdag pa ni Velasco, damay din ang mga staff ni Teves sa mga posibleng mapaalis sa opisina nito sa Kamara, maliban lamang kung sila ay muling kukunin ng bagong caretaker sa distrito ni Teves. Yung physical office niya kasi, it's still there, no? And then yung staff niya. But our policy is all the staff of a congressman, all of them are co-terminus. No? Ibig sabihin, at the end of the term of the congressman, no, they will have to vacate the room, no, or they have to leave the office, no, unless they are rehired by the caretaker, no. Ngayong pinatalsik na bilang miyembro ng Kamara si Teves, nilinaw ni Velasco na ang liderato ng Kamara ang siyang magdesisyon kung sino ang maging caretaker sa distrito na binakante ni Teves. Magugunit ang si Speaker Martin Romualdez ang naging pansamantalang caretaker noong nagsimulang mag-absent si Teves. We're awaiting the leadership, the House leadership decision on who will be the caretaker of the district, no? In the past, usually the neighboring district, no, of the congressman concerned or congresswoman concerned is the one appointed as caretaker, no. Si Arnie Teves ang pangalawang kongresista na tinanggal sa pwesto sa Kamara. Una nang inalis sa pwesto si dating Dinagat Island Congressman Ruben Ecleo Jr. matapos nahatulan ng guilty ng Korte Suprema sa kasong graft. Miyerkules, Agosto 16, nang pormal na ipinataw ang pagpapatalsik kay Teves sa botong 265 na pabor, walang tumutol at tatlong nag-abstain na binasa mismo sa plenaryo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Bunsod ito sa pagpapakita ng disorderly behavior ni Teves na mag-viral sa social media ang kanyang pagsasayaw na naka-boxer short lang. Bukod pa nito, ang patuloy na paghingi ni Teves ng political asylum sa Timor-Leste at ang patuloy na pagliban na isang malinaw na pag-abandona sa kanyang trabaho bilang mambabatas. Batay sa patakaran ng Kamara, expulsion ang pinakamataas na disciplinary action na ipinapataw laban sa mga pasaway na kongresista. Pero sa tanong kung disqualified na ba o hindi na maaaring tumakbo muli sa halalan ng isang napatalsik na kongresista, ito ang sagot ng Secretary General. So, wala tayong precedence to cite it. So we don't really know whether he'll still be eligible to run for the elections. But alam mo, the final word yan will have to come from COMELEC. So we will have to make another decision kung expulsion will cover other punitive measures, no? So again, this will be depend on the House leadership.